Umaga po mga kabayan, sa oras na ito ay gagawa po tayo ng vitamins para sa ating mga alagang hayop, and at the same time pwede rin ting gawin nating vitamins, food supplement para sa atin. Ang gagawin po natin ngayon ay ito yung mga panlaban sa sakit, kasi darating na naman ngayon ay papasok na tayo sa tag-ulan, at sigurado marami na naman mga sakit na darating. Ang gagawin ko po ngayon, kasalukuyan ko po siyang hinugasan, ay na food supplement para sa ating kalusugan at kalusugan ng aking mga alagang manok. Ay luya, ito ang luya dito, saka luyang dilaw, at saka bawang. Okay. Ito po yung aking gamit, mga kaibigan, mga kababayan, mga bawang. So, hinati-hati ko na po ito. Saka bumili na rin ako ng gagamitin natin, kasi ang gagawin natin, i-ferment natin siya. Kukunin natin yung nutrients ng mga ugat na ito, luyang dilaw, luya, saka bawang. Kukunin natin yung kanilang nutrients through fermentation. At pag mag-ferment tayo, ang gagamitin natin, kailangan natin ng molasses. Kung ang plano natin ay para sa ating kalusugan, isama natin para sa atin, ay kailangan yung molasses natin, ito ay talaga yung malinis, hindi yung mga nabibili nila sa diyan sa palengke. Okay? Ito na po yung binili ko sa isang mapagkakatiwalaang nagbebenta ng malinis na molasses. Isang daan po ito. Binili ko po ito, 100. So kung makikita nyo, sugarcane molasses. At ito ay safe. Malinis para sa atin. At para sa ating mga alagang hayop. So bali double purpose po ito. Hindi ko lang ipapainom pag na-harvest na to. Hindi ko lang ipapainom para sa aking mga alagang hayop. Kundi iinumin na rin namin. So lika, gawa tayo. Okay, so bali ito na po yung kwan na chop na luya. Pagkatapos natin hugasan ng malinis na tubig, mga kababayan, gagawin natin ay didikdikin natin yung mga gagawin natin na food supplement. So ito ay mayaman panlaban sa mga sakit. Palalakasin po yung immune system. At alam naman po natin yung mga mga ugat gaya ng luya, bawang ay maganda para sa magandang gamot panlaban sa mga sakit. Gaya ng sipon at iba pa. So dinagdagan na rin natin ng ugat ng luyang dilaw. So mga kababayan, pwede nyo pong i-search sa Google kung ano yung mga natural na maibibigay nito sa ating kalusugan, itong mga ugat na ito. Search nyo sa YouTube. So fee-ferment lang natin. Okay, so pwede natin ihalo dito. So ito ay konti lang, kasi hindi naman pang maramihan, para sa family lamang at saka para sa alaga naming hayop. Yung pang matirang luya. Okay, so ito na po yung na-chop natin na iba't ibang uri ng ugat, luya, luyang dilaw, saka bawang. Ang gagawin na lang po natin dito, mga kabayan, ay
lagyan na natin ng molasses. So, molasses. Kung maamoy mo, ang amoy nito is parang yung kwan, yung sugar cane, yung anong tawag to? Yung Tagalog na tagapulutan? Yung mascobado? Yung mascobado na kwan? The same. So ito, safe to para sa atin. Kasi malinis, malinis po. Organics quality products, okay? So ang gagawin natin, ihahalo lang natin to, lagyan natin na hanggang sa malagpasan yung matchup, lagpasan natin. Kailangan din natin i-mix. Mix natin siya. Kailangan din natin ng papel. Ito yung gawin nating pantakip. So, ganito po. At saka rubber band. Saka, lagyan na rin natin ng date. No. Yung date ngayon. Ang date ngayon ay June 17. Oh, papa, hindi. It's your birthday. So, magbilang tayo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, i-harvest natin ito sa 24. Okay? So, ilalagay natin ito sa isang lugar na kung saan tahimik. Hindi na didisporbo. Mas maganda dun sa madilim. Papa! At hintayin natin the ferment. So, thank you. Hello, after 7 days po, ay pwede na po natin itong ilagay sa bottle. Gaya ng ginawa ko, inilagay ko na po siya dito sa bottle. At saka nilalagyan ko na lamang po ng 7 patak yung kanilang inumin. Yung kanilang inuman. So, maganda po ito at makikita natin, healthy po yung ating mga alagang manok. Thank you. Kailangan yung palitan araw-araw. Every morning. At kung bakit may itim doon, nilagyan ko ng konting molasses.
Yan ang ating RIR. Ito ang gagawin kong tandang. Kaya lahat ng mga kwan dyan. Okay. Magandyo lang muna mga kaibigan at ewan ko ganito siguro.